Good day po mga boss, ito may dinala sa atin na Lancer GLXi galing pa ng General Santos City si Bossing, at ito ay nagpa-schedule mga 1 week na rin yata. Pero syempre malayo ang General Santos dito sa Davao City, na sa 2 hours yata ang biyahe. Kaya inalam muna natin kung ano yung issues niya, yung mga simptomas at saka ano yung mga pinalitan na at ano na yung mga ginawa. Mahirap po kasi kung malayo yung panggagalingan ng client. Tapos hindi pala basta-basta yung issue ng sasakyan, lalo na kung wala tayong mabiling pyesa agad-agad. Nakaka-pressure din po kasi, tsaka stressful po talaga kung medyo mahirap ma-resolve yung problema ng sasakyan tapos limitado pa yung oras mo. So tinest drive ko po yung sasakyan at ito po yung mga issues na napansin ko. Sobrang taas ng minor, nasa 1213, tapos pag nag-aircon bumabagsak yung kanyang idle. Meaning, tinaasan lang po yung idle RPM or minor para pag nag-on ng aircon ay hindi masyadong bumagsak yung kanyang idle RPM or mamatay ang engine. Fluctuating din po yung kanyang idle RPM, and pag ni-rev mo, babagsak muna siya nang halos mamatay ang engine bago siya bumalik ulit sa kanyang idle RPM na nakaset. Halos agad din ang kanyang ignition timing via distributor at masakit sa mata yung kanyang usok. Pumuputok-putok din po ang kanyang tambucho, and nung tinest drive ko po, pag binigla mo ng apak yung kanyang accelerator, hindi makaarangkada ang engine, parang mamamatay din siya, so parang naglo-lose power. Pero pag dahan-dahan ang apak mo and hayaan mo siyang umarangkada, may power siyang ibibigay at okay naman ang kanyang performance. May jerking din siya sa low gear, so maari din po na sa clutch assembly yon dahil matigas po ang kanyang clutch pedal. Isang dahilan kaya dinala na ni Bossing dito ay dahil walang makapagpatino dun sa mga pinagpagawan niya. And ang dami ng pinalitan dito mga boss, yung fuel injector, yung IACB brand new din, and spark plugs, high tension wire, air filter, fuel pump. Nalinis na din daw po ang tanke, 3 beses na binaba, PCB bulb, ignition coil, pati nga po radiator nito bago naturos na, and then naglagay na rin ng thermostat sa cooling system. Na-check na daw ang timing, okay naman, and then na-tune na rin yung engine. So dapat matino na to, pero ayun nga, hindi na troubleshoot ng maayos at hindi na itono ng maayos din. So ayun mga bossing, syempre sa basic muna ulit tayo, binasa ko yung sunod ng spark plugs and okay naman, and then binaba ko konti yung timing ng engine dahil sobrang sagad sa advance. And ayun, kinek natin yung kanyang TPS. Ito yung nabili ni Bossing dun sa surplus, sa parts out. Parang mas maayos pa po yung dati niyang throttle position sensor. Kaya lang, ayun po ang pinaka-problema. Bale, ang reading lang niya ay hanggang 0.20. Tapos pagka konting galaw mo lang ng kanyang accelerator cable, ay talagang nag-open wide na siya sa reading. Kahit hindi mo pa ino-open wide yung kanyang throttle. May 5 volts naman po na positive na supply at saka 12 volts na ground dun sa kanyang socket sa TPS. At chinek ko na rin po pala itong kanyang computer box. Nililis ko po yan. Dito po yan nakakabit. At nakitaan ko po yung kanyang housing na parang may sign ng pagsunog or yung pag-iinit, yung medyo itim. And may nakita rin po kung parang sunod na diode, pinakita ko po yun sa may-ari. Hindi ko makonfirm po talaga dahil maliit at saka hindi po ako expert sa electronics, lalo na po sa ECU. Nililinis ko lang po yan at ang nakikita ko lang po ay yung visible sa mata ko. Yung mga iba po ay hindi ko na masasabi kung sira o hindi, o sunog o hindi. Kasama rin po sa ating troubleshooting at saka check up syempre yung kanyang mga wiring. Automatic pa naman yung rad fan ito at saka okay pa, almost okay pa lahat ng kanyang wiring, almost stuck pa lahat. And syempre napakahalaga at kasama na rin po dyan yung pag-check ng mga fuses, baka may busted, lalo na po EFI po to, ECU operated. Malakas pa rin po ang fuel pump niya, and tinest natin yung resistance ng lahat ng injectors, pare-pareho, 15.7, 15.6, okay naman po lahat. Nag-full reset din po tayo ng ECU manually, and nag-scan po tayo, nag-live data, at nabasa natin yung ibang values ng sensors. At eto, nasira din itong rad fan yung radiator, nabutas niya. Kabago-bago yung radiator ni Bossing, at yung pagkakalagay nila ay hindi maayos. Ayan, tuloy, nabutas, and inayos na lang po natin dahil walang manghihinang po dito ng aluminum. Naghanap ako, wala akong makita. So, ang ginawa ko, nilagyan ko na lang po ng epoxy, yung pong steel plastic epoxy. Ayan, kung may konting butas po yung mga radiator ninyo, pwede nyo pong lagyan ng epoxy. Tuwang-tuwa na sana si Bossing, lalo na ako, syempre na itono natin at umokay na yung kanyang idle up sana, naiset ko yung kanyang idle RPM ng walang load sa 750.
to 800, at yun naman pag nag-on ng aircon, nag-idle up na siya, nasa 950 to 1000. So ang ganda na sana ng timpla, kalmado ang minor, wala nang puga, hindi na masakit sa mata yung usok. Pero ayun nga po, dahil faulty yung kanyang TPS, hindi natin maaayos yung kanyang parang nalulunod pag binibigla mo ng accelerate yung gas pedal. And dahil limited nga yung oras nila bossing at wala rin naman tayong mabibilhan agad ng pyesa, so nag-decide si boss na dun na lang sa Jensen o-order at dun na lang niya itetest, dahil meron naman siyang kilalang nagpa-parts out doon, and pumayag na itest muna bago niya bayaran, dahil nadala na rin si boss na umorder pa dahil nga yung nakuha niya ay faulty din. Maganda rin dahil yung contact niya doon sa General Santos ay may ECU din, matetest din nila kung sakali man na may problema din ang ECU. So hindi po talaga lahat ay mariresolve agad natin lalo't wala tayong mga pyesa on hand. Pero at least na troubleshoot natin ng maayos at nakita natin kung ano yung problema talaga. So dadaanan ko na lang po yung sasakyan ni Bossing para tapusin doon sa General Santos pagpunta ko ng Coronadal. Sa mga walang magawa po kundi mambash sa mga vloggers at gumagawa na katulad ko, bahala na po kayo dyan, buhay nyo yan. Maraming salamat po and God bless po sa atin lahat.